Yo, what's up mga pre? Yun, another video na naman. Bale, magkakabit tayo ng radiator or liquid cooled set sa motor natin. Bale, kahapon is ginawan ko na siya ng bracket. Yan, DIY na bracket. Tapos kinabit na natin itong radiator niya. Itong radiator na to is pang KR 150 yung 2 stroke din. Tapos dito sa box dito yung ibang parts. Ayan, isang radiator na maliit. Ayan, tapos water pump, pero natabasan na to. May tabas siya. And then itong block mismo. Yan, bale second hand lang to mga pre. Papalit natin dito sa block set natin para maging liquid cooled na siya. Yung ito yung head niya. Tapos itong mga hose. Ayan. Well, meron pa akong isang hose dito mga pre. Ito sa bodega natin. Dito sa Toyox hose. Bale, ayan siya. So, ayan yung gagawin muna natin dito is papalitan yung block set niya para may kabit na natin itong mga water pump at mga hose. Ayan. Tapos lilinisan na lang natin to konti. Ayan, yun, ready to go na. Tapos sasabihin ko mamaya kung magkano yung nagastos ko dito sa pag liquid cooled ng motor natin na jug mga pre. So ayun, kakabit muna natin. Let's go. So ayun mga pre, bali nabakbas na natin yung ibang kahan ng jug natin at naikabit na rin natin yung natabas na water pump niya. Bale, itetesting ko muna to mga pre kung okay siya. Kung hindi, bibili na lang ako ng electric na water pump mga pre. Ayan. Testing muna natin to kung gagana. Bale, tatanggalin muna natin tong dating block niya mga pre. Block set niya. Ayan. 5 minutes later. Bale, natanggalan natin yung dati niyang block set mga pre. Ito na siya. Ayan. Okay na okay pa tong piston niya. Tapos ito. Yung sagunyal. Goods na goods pa. Bali, ito na yung papalit natin. Ito. Pang liquid cool. Sheng E. So, ayun mga pre. Update muna tayo. Bale, yan. Nakabit na natin yung block natin. Yan na siya, oh. Tapos tong hose. Tinesting na natin kung gumagana yung water pump. Nilagyan natin yung hose para makita natin kung nagsi-circulate yung tubig. At okay naman, goods pa naman yung water pump niya. And then dito nilagyan na natin yung reservoir ng coolant. Tapos nagbutas na tayo dito ng dito sa may pangil ng papasukan ng hose. Tapos dito pa sa kabila lalagyan din natin yan dito siguro. So ayun, konting update na lang mamaya dito, matatapos na din to mamaya. Update natin mga pre sa project radiator set natin, LC set, liquid cooled set. Yun, nakabit na natin yung mga hose punta dito sa block. Tapos yun, yung papunta dun sa radiator.
na-fix na rin natin itong mga tawag dito, mga clam niya. And dito, yung pinadaan natin yung hose dito. Punta dito sa may pangil. Ayan. And nakabit na natin yung reserve. Pero itong reserve ba, siguro gagawin ko siya ng ibang bracket para nakatago dito siguro sa side na yan. Para hindi siya, hindi masyadong mataas dyan. Ayan. Ito na yung fitment ng hose niya. Yung fit ng kaha. Ito yung cap. Ayan. Bali, lalagyan na lang natin to ng coolant. Ito. May nabila akong coolant. Sa Centrum. Sakto kulay pink. Lagyan natin na coolant 1 liter, pero ewan ko kung may 1 liter dito sa may radiator. Ewan ko kung kaya niya yung 1 liter. Ayan, bali kargahan na lang muna natin, tapos tignan natin kung may leak and doon tayo maghihigpit. Ayan. So, ayun, update ulit mga pre. Bale, merong tayong konting problema lang naman dito sa may power pump, ay water pump pala. Itong tawag dito, oil seal niya sirahan na, tumatagas na, kaya hindi pa natin siya matatapos ngayon. Bale, o-order muna tayo ng ito, water pump kit dun sa Shopee. Ayan. Bale, ito converted na rin ito. Ginawa na nilang bakal. So, ayun. Hintayin muna natin na dumating yung o-orderin natin na kit para dito sa water pump natin mga pre. Ayan. Ito na yung mga pyesa mga pre. Ayan. TWH na water pump repair kit para sa water pump natin. Tapos ito, bumili ako ng temperature gauge at voltmeter. Pang kotse to, pero okay na to. So ayun mga pre, bale papalitan na natin tong repair kit ng water pump natin. Bale, itong nakuha natin na second hand na water pump is may tagas na siya. Ayan. Ito yung papalit natin na repair kit. Sticker. Tapos ito na yung laman niya mga pre. Ayan. Ito yung pinaka propeller niya. Tapos ito yung pupunta dito, yung isabit dun sa may magneto, yung nagpapaikot mismo dito sa propeller. So, ikabit muna natin tong bearings niya mga pre dito. Bali, dalawa tong bearing niya dito eh. Ito siya. Tapos dito yung sa gitna nila. Ganyan. Thank you.
na natin itong dito. Kabit na natin itong gauge. Bearing eksakto. Kabit dito. So ayun na mga pre, yan, tapos na natin tong project LC build natin dito sa jug, Yamaha jug Super Zay natin mga pre. Balayan na siya, okay na siya, working na. Yan, ito na yung bagong palit natin na water pump kit, Reaper kit. And dito ang radiator, servo. Tapos dito nagkabit ako ng sensor. Ayan, temperature sensor. Tapos dito mo siya makikita. Ayan. Ayan siya. Bale voltmeter na siya, tapos temperature gauge na rin siya. Ayan, dito ko nilagay para ma-monitor ko siya kapag umiinit siya, ganun. Ayan. Tapos andarin natin, testing natin. Yun. Bali di ko na siya naka-videohan kanina kasi nag-leak test kasi ako kanina. Yan o. Ito yun ang mga pan niya. Dito siya may leak kanina eh. Dito. May leak siya kanina dito kaya inayos natin. Dito naman wala na siyang leak kasi bago na yung kit niya. Yung Reaper kit niya sa water pump. Tapos dito wala namang problema. Dito may leak kasi kanina dito, pero nilagyan ko na siya ng oil seal tapos gasket. Ayan, na beta grade gasket. And yun, washing na lang natin to. At sasabihin ko sa inyo mamaya kung bale magkano yung nagastos natin dito sa project LC build natin dito sa Yamaha jug natin. Bale, itong radiator para is pang KR150. So ayun, washing ko muna ito mga pre para goods na goods. So what's up mga boss, mga pre, nandito na tayo sa Diversion Canton and dito tayo magte-testing mga pre. So gagamit tayo ng GPS na speedometer mga pre. Yan. Let's go. Tapos screen record na rin natin. Yun, lagay na natin dito mga pre. Let's go na. Let's go now.